kain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon, ikaw ang may likha ng langit, dagat at lupa, ng buwan, araw at mga bituin, tanang nilalang sa papawirin. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Ngalan niya ay dakilain. Simulan po natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo ngayon ay natitipon bilang isang mag-anak ng Diyos sa pagdiriwang ng banal na Eukaristiya. At upang tayo po ay maging karapat dapat gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, alalahanin po natin ang ating mga pagkukulang at nagawang pagkakasala. At buong kababaang loob po tayong humiling ng awa at pagpapatawad mula sa Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong dakilang pagkamawain ay nangingibabaw sa aming ginagawang kabutihan at idinadaing na mga kahilingan. Ang kagandahang loob mo sa amin ay gawin mong mag-umapaw upang kasalanang ipinangangambang ihingi ng kapatawaran ng budhi naming takot na ikaw ay lapitan ay iyong patawarin ng lubusan at ang ipinag-aalangan naming hilingin sa pagdarasal ay iyong pagbigyang aming makamtan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiyo po muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jonas. Hindi nagustuhan ni Jonas ang pag-uurong ng Diyos sa balak na paggunaw sa Ninibe, at siya'y nagalit. Kaya dumalangin siya, "Panginoon, hindi ba bago pa ako magpunta rito, ay sinabi kong ganito nga ang gagawin ninyo. At ito ang dahilan kaya ako tumakas patungong Tarsis. Alam kong kayo ay Diyos na mahabagin at mapagpala. Alam ko ring matyaga kayo, punong-puno ng pag-ibig, at madaling mapawi ang galit. Mabuti pang mamatay na ako, Panginoon. Ibig ko pa ang mamatay kaysa mabuhay." Sumagot ang Panginoon, "Anong ikagagalit mo, Jonas?" Walang kibong lumakad si Jonas papunta sa silangan ng lunsod at naupo. Gumawa siya ng isang silungan at doon hinintay kung ano ang mangyayari sa lungsod. Pinatubo ng Panginoon sa tabi ni Jonas ang isang malagong halaman na nagbigay ng lilim sa kanya.
Labis naman itong ikinagalak ni Jonas, ngunit kinabukasan, ang halaman ay ipinasira ng Diyos sa isang uod at namatay. Sumikat ng matindi ang araw at umihip ang nakapapasong hangin. Halos mahilo si Jonas sa matinding init, kaya sinabi niya, "Mabuti pang mamatay na ako." Sinabi sa kanya ng Diyos, "Dapat ka bang magalit dahil sa nangyari sa halaman?" Sumagot siya, "Oo, nagagalit ako. Ibig ko nang mamatay." Sinabi ng Panginoon, "Tumubo ang halamang iyon, lumago sa loob ng magdamag at namatay kinabukasan. Wala kang hirap diyan, ngunit nalungkot ka nang iyay mamatay. Ako pa kaya ang hindi malungkot sa kalagayan ng Ninibe? Ito'y isang malaking lungsod na tinitirhan ng mahigit na 120,000 katao na pawang walang malay, bukod pa sa makapal na hayop." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poong banayad magalit, wagas ang iyong pag-ibig. Poong banayad magalit, wagas ang iyong pag-ibig. Ikaw ang aking Diyos, ako'y kahabagan. Buong maghapoy siyang tinatawagan. Poon ang lingkod mo'y dulutan ng galak, sapagkat sa iyo ako tumatawag. Poong banayad magalit, wagas ang iyong pag-ibig. Mapagpatawad ka at nakapakabuti sa dumadalangin at sa nagsisisi. Ang iyong pag-ibig ay mananatili. Pakinggan mo poon ang aking dalangin. Tulungan mo ako, ako'y iyong dinggin. Poong banayad magalit, wagas ang iyong pag-ibig. Ang lahat ng bansa na iyong nilalang, lalapit sa iyo't magbibigay galang. Sila'y magpupuri sa iyong kabutihan, pagkat ikaw lamang ang Diyos na dakila, na anumang gawain ay kahanga-hanga. Poong banayad magalit, wagas ang iyong pag-ibig. Magsitayo na po ang lahat. Anak, ay siyang ating tinanggap ng Diyos Ama ay matawa. Alleluia, 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Minsan nananalangin si Jesus. Pagkatapos niya, sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, "Panginoon, turuan po ninyo kaming manalangin katulad ng ginawa ni Juan sa kanyang mga alagad." Sinabi ni Jesus, "Kung kayo'y mananalangin, ganito ang sabihin ninyo, Ama, sambahin nawa ang pangalan mo. Magsimula na sana ang iyong paghahari. Bigyan mo kami ng aming makakain sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan sapagkat pinatatawad namin ang bawat nagkasala sa amin. At huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok."
ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Magandang tanghali po, Father. Ang bawat isa po sa atin ay nananalangin sa Diyos. Kapag kayo ho ay pumupunta sa simbahan ng Quiapo, marahil yan ho ang pangunahing bagay na gusto niyong gawin, manalangin. Ngunit ano nga ba ang pagkakaintindi natin sa panalangin? Baka kasi ang pagkakaintindi natin sa panalangin ay basta na lamang bigkasin ang mga salita na ating kinabisado. Bagkos ang panalangin ay hindi lamang pagsasalita o pagbibigkas ng mga salita. Bagkos ang panalangin ay pakikipag-ugnayan sa Diyos. Pakikiisa sa Diyos. Kaya nga kapag tayo ay nananalangin, kahit hindi bumubuka ang ating mga bibig, nararamdaman natin ang presensya ng Diyos dahil tunay tayong nakikiisa sa Kanya. Mga kapatid, sa ating ebanghelyong napakinggan para sa araw na ito, may isang taong lumapit sa Panginoon. At anong sabi niya sa Panginoon? Panginoon, turuan mo po kaming manalangin. At ano po ang panalangin itinuro sa atin ni Jesus? Walang iba, kundi ang panalangin ng Ama namin. Kung titingnan po natin sa mga ebanghelyo, dalawang account ho ng ebanghelyo ang nagpapatungkol kay Jesus na nagtuturo ng panalangin. Saan po yung una? Sa account ho ni San Mateo, na kung saan si Jesus nagpapahayag, nagtuturo sa kaburulan. At ano po yung pangalawa? Yung ebanghelyong ating ibinasa para sa araw na ito. Mula sa ebanghelyo ni San Lucas. At ano ho yung patungkol sa ebanghelyong ating binasa sa araw na ito? Ito ho yung pagkakataon na kung saan sila Jesus at ang kanyang mga apostoles ay papasok sa Jerusalem. At alam naman natin kung anong nangyari sa Jerusalem. Sa Jerusalem, diyan nagpakasakit, namatay si Jesus. Kaya nga marahil ang mga apostoles ng Panginoon nagpaturo ng panalangin sa Panginoon dahil alam nila yung pangamba. Nandoon yung kanilang takot. Pero ano ho yung mga unang salita sa panalangin itinuro ng Panginoon? Ama namin. Dahil alam nila, sa kabila ng takot at pangamba, merong silang Ama na malalapitan. Merong silang Ama na gagabay sa kanila. Kaya nga doon sa panalangin itinuro ng Panginoon, ano ang panalangin nila? Bigyan mo kami ng aming makakain sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala at huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok. Mga kapatid, kapag tayo ho ba ay nananalangin ng Ama namin, baka hindi natin naiintindihan yung mga salitang lumalabas sa ating mga bibig. Baka kasi nakasanayan na lang natin dasalin. Pero napaka makapangyarihan ng panalangin na ito. Bakit? Dahil ipinapaalala po nito sa atin na meron tayong Amang nasa langit. At yung Amang nasa langit natin, siya nawa ang maghari sa buhay natin. Siya nawa ang magbigay sa atin ng pagpapala. Siya nawa ang maglayo sa atin sa mahigpit na pagsubok. Kaya ho sana mga kapatid, sa pagdasal natin ng Ama namin, nakikiisa tayo sa Diyos Ama. At sa ating pakikiisa sa Diyos Ama, ipinapaalala sa atin na meron tayong Ama
nagagabay na magbibigay sa atin ng pagpapala na ilalayo tayo sa lahat ng pagsubok. Sana mga kapatid, huwag lang nating bigkasin ang mga salitang Ama namin. Bagkus, tingnan natin upang tayo ay patuloy na manalig, manampalataya at magtiwala na meron tayong Diyos na tunay na Ama natin. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo sa Amang nasa langit na merong ganap na pananalig sa Kanya. Ang ating panalangin, Ama, bigyan mo kami ng makakain sa araw-araw. Ama, bigyan mo kami ng makakain sa araw-araw. Ang simbahan sa buong daigdig, naway magpahayag ng malalim na pananalig sa pagdating ng kaharian ng pag-ibig, katarungan at kapayapaan ng Ama, manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng makakain sa araw-araw. Sa gitna ng mga pagsubok sa buhay, naway patuloy tayong nagdarasal at hindi magpadaig sa anumang tukso, manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng makakain sa araw-araw. Tayo naway magkaroon ng sapat na makakain sa araw-araw na pangangailangan at magkaroon ng dakilang puso upang patawarin ang ating mga kaaway. Manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng makakain sa araw-araw. Ang mga may sakit at ang mga nakararanas ng paghihirap sa buhay, naway matulungan ang kanilang kapwa sa pagpapasa ng kanilang krus. Manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng makakain sa araw-araw. Ang mga yumao, naway makita ang Panginoon ng harapan sa kanyang walang hanggang tahanan sa paraiso. Manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng makakain sa araw-araw. Ama naming nasa langit, pinasasalamatan ka namin sa iyong pakikinig sa aming mga panalangin. Tulungan ninyo kaming manalig palagi sa iyong pagmamahal at tanggapin ang iyong kalooban sa aming buhay. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiyo po muna po ang lahat. Pinagpala
sumasamo ang iyong bayang, ang gapit iyong basbasan, ang sa amin maging tunay na katawa at dugo ng iyong anak. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatido upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang paghahain ng mga alay na iyong inahabilin at sa pagdiriwang ng dapat naming ganapin. Ang kabanalan ng iyong pagliligtas naway sumaamin sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag. Kahit na ito'y walang anumang may daragdag, sa kadakilaang sa'yo ay likas. Sa pagpupuri naming ang nakikinabang, ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Magsilud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian.
Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paghindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Lumapit po tayo sa Ama natin sa langit sa panalangin itinuro sa atin ni Jesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, magsilud po ang lahat. Mga kapatid, narito po si Jesus, ang Kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi po ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo po agad sa bibig bago umali sa harapan ng pari o lay ministers. Sumunod po tayo at maraming salamat po. Umasa ka sa Diyos ang mabuti gawin at manahan kang ligtas sa
gawain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan, at pangarap mo ay makakamtan. Ang iyong sarili sa Diyos mo ilagak. Pag nagtiwala'y tutulungan kang ganap. Ang kabutihan mo ay magliliwanag, katulad ng araw kung tanghaling tapat. Umasa ka sa Diyos ang mabuti gawin, at manahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan, at pangarap mo ay makakamtan. Sa harap ng Diyos pumanatag ka, maging matiyagang maghintay sa Kanya. Huwag mong kaingitan ang gumiginhawa sa likong paraan, umunlad man sila. Umasa ka sa Diyos ang mabuti gawin, at manahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan, at pangarap mo ay makakamtan. Announcement, available na po ang ating mga All Souls envelope. Sa mga nagnanais po, maaari kayong kumuha na malapit po sa pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan, at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan po ng Nobyembre, ito po ay isasama sa lahat ng misa na nagaganap sa ating simbahan. Mga paalala po sa mga nagsisimba. Pagkatapos po ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan po lamang ang lahat na manatili lamang muna po sa inyong mga lugar. At tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang po ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo.
Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong sa pagsasalo namin sa pagkait inuming banal, kami ay maging katawan ni Kristo na aming pinakikinabangan sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sang katauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.